Hi, bago ang lahat po, no, binabati ko po ang mga plantito po na nakasubaybay po sa akin channel, no. Hi po sa inyo at welcome po sa Hardin sa Atip at sa aking YouTube channel. At sa ngayong araw po, ako po ay may bagong ibabahagi po sa inyo na panibagong karanasan na kapupulutan nyo ng idea. Ngayon po ay bago lang to sa akin, ano, ako po ay gagawa ng paso o pat na gamit ang semento at ipa. Kakaiba tong sa akin kasi ipa ang gagamitin kong media. At kauna-unahan kong paso ito, no, na pang sa ganon, hindi na kami bibili ng paso at ako ay gagawa na lang ng paso na pansarili namin na matibay pa at mas makakatibid, kasi kung yung mga plastic, kung makikita nyo yung mga ganyang mga plastic na paso, ano po yan, hindi tumatagal. Kumbaga after mga 2 taon siguro nagiging malutong na siya at madaling lang siyang masira. So ano po, no, ito po ay pansarili ko lang, ano, isi-share ko lang sa inyo at para makita nyo paano ang proseso ng paggawa. Antabayanan nyo po. Ito na po yung ano, no, hinanda kong gamit sa DIY cement pot making, ano po. Sa akin po, ang gagamitin ko po ay ipa. Ayan po, tapos semento. Kutsara na ginagamit ng mga mason o kantero. Tapos pinitpit na kutsara. Brush, dalawa klaseng brush po. Tapos yung forma, yung pangkayod niya, pang forma. Tapos kasahan, yung molde. Pangano ng drain. Langis po, langis. Para hindi po dumikit yung ano. Ito pala, no, hindi ko naipakita sa inyo kahapon. Yung patungan para matatanggal ko siya rito sa spinning table, no, habang hinintay ko siya matuyo. Yan po yan. Gawa po sa plastic ito, no, na scrap. Tapos ito po, yung forma na pang forma na pangkayod, pwede pong plastic din. Pwede rin pong ito, plywood ito, na ano rin, scrap. Mga pinagputulan ng mga karpintero na i-maker. Pwede pong gumamit ng plastic o kaya yero, yung plain na yero, ha, plancha. At ipoporma nyo siya na ganito. Saka yung buhangin.
Kailangan po nakasentro siya, no? Para balance. Kasi naniniwala po ako na mas light, mas matibay pag iba. Subukan ko lang, try ko lang. Hindi katulad nung nakikita ko na ano, ang ginagamit sila laging semento at ano, semento at buhangin para maiba lang. Eto na po siya, no? Nag-decide ako na, no? Nag-decide ako na gawin na lang siya simple. Kasi mahirap hagurin yung ano. Pag kinakayod siya, sumasama yung ipa kaya na nasisira. Kaya nag-decide akong simple lang muna. Simple lang muna, sa sumunod na lang na pagkataon ay gagawa ako ng ano, pag-iigihin yung gagawin. Yan. So, paano lang po ang kulang mo sa apat na sulok. Ito na po, no? Paano lang ang kulang. Wow.
Thank you.
ko yung ano, no, gawa kong paso at tinanimang ko na rin ng cactus na halaman. Hindi po pala ganun kadali ano ang gumawa ng paso, no? Madali lang siyang tignan pero mahirap gawin. So tinapos ko siya. Ito ay ano lang po, no, pang sarili ano po na gamit. At gagawa na lang ako ng mga paso namin dito na pang sarili. At least hindi na kami bibili ano ng paso. Kasi kung makikita niyo yung ano yan, mga paso sa likuran ko, gawa po sa plastic yan. At pagka tumagal kasi, umabot ng mga limbawa, 2 o 3 taon, ano na siya, nagiging malutong siya at madali siyang masira. Paghawak nyo sa may rim pa lang niya, naglalagutukan yan. Ay, mga ganyang kalalaking paso, eh, nasa 50 pesos po yan. Ay, mga ganyan. Ito, ang sementong ginamit ko, eh, ano lang po, eh. Parang mayigit 1 kilo. So, parang ano yan, mga 15 pesos lang. Plus ipa. Yan. Hindi po siya aabot ng... sa gantong kalaki, hindi po siya abot ng 50 pesos sa tansya ko. So, sa huling bahagi po ng unang at ng video ko pong ito, no, sana po may natutunan kayo at sana nagustuhan nyo ano po ang video ko, no, at pakilike na rin po kung nagustuhan nyo, ano po, at salamat po sa inyo. At sa mga plantito-plantita, no, lalong-lalo na mahilig sa bougainvillea na katulad ko, na tinatawag ko mga kabongga, salamat din po. Hindi ko pa po ako makapag-anon ng ano, no, sa yun, sa bougainvillea. Sa mga next, sa mga susunod kong video siguro, iano ko na yung tumutubo na sila. May mga bagong usbong na yung aking mga bougainvillea na tinanim. At sa mga darating pa ng buwan, siguro mga 2 to 3 months siguro bago mulaklak yung mga yun. So hanggang dito na lamang po, tatapusin ko na po ang aking video content ngayon. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat.